salinyan natin si Vincent Trapisura. Ito yung isang ano eh, pag-usaping pera eh. Ito eh, matalino. Tatanungin natin sa kanya, ngayong panahon ng pandemya, ano ba ang uunahin natin? Mangutang o magbayad ng utang? Vincent, good morning! Hi, good morning, Miss Susan at saka Mark. Hello talaga, sa inyo. Talaga, nakaano pala si Viber. Vince, ay, pasensya ka na at medyo yung oras natin eh, maikli. Ano. So ano bang magandang gagawin natin ngayon sa panahon na ito? Halimbawa, may utang ka, mayroon ka ng perang na itatabi o may natanggap ka. Ano, babayaran mo na yung utang mo? Okay, so depende yan eh. Kasi kapag meron ka pang natitira na pera para sa emergency at para sa pang-araw-araw mong pangangailangan, then okay magbayad ng utang. Okay. No? Pero kung wala ka nang matitira para punan ang ano mo, pangangailangan mo pang-araw-araw at wala ka nang pang-emergency fund, hindi napapanahon na magbayad ng utang. Oh. Kasi ang prinsipyo talaga natin no, sa ano sa pera, no? People first, then money, then things. Ibig sabihin, people first, ang kapakanan muna natin bilang tao. No? Kailangan nating mabuhay, di ba? So, hindi utang yung una nating gagawin yan, kundi ang ating mga basic needs sa pangangailangan at protection para sa emergencies. Doon naman, Sir Vincent, sa sinasabi nila, may mga nababasa akong article na ngayon daw ang perfect time na mangutang sa bangko kasi daw mababa ang interest rate. Eh, totoo ba 'yon? Totoo ba 'yon? May katotohanan 'yon in in partly dahil bumababa ang interest rate mula sa central bank at dahil diyan ay nagbababa din ng rate ang mga bangko. Pero sa totoo lang ay iba-iba pa rin ang gagawin ng pag-assess ng bangko sa iyo in terms of your risk profile, no? Ano ba yung titignan ng bangko diyan? Oo nga, kaya nilang magbaba ng interest pero ikaw ba ay may maayos na negosyo, may maayos na source of income, meron ka na ba dating credit history or track record sa kanila? Itong mga bagay na ito ay makakaapekto sa kung magkano ang interest rate na ibibigay sa iyo. So kung ikaw ay baguhan pa lang na mangungutang sa bangko, malamang ay mataas ang interest rate na maibibigay sa iyo kasi wala kang track record. Tapos yung papasukin mong business ay hindi ka pakilala ng bangko talaga. Kaya mataas yung risk. Tapos yung environmental environmental situation natin ngayon na gitna ng pandemic, the economy is not doing well. So malamang kung baguhan ka ay hindi mo matetake advantage ito. Pero kung ikaw ay dati nang may relationship sa bangko at matagal na ito, ikaw ay mapagkakatiwala ang kliyente, ikaw ay yung makikinabang dito. Pwede ka mangutang, Mark. Ayun nga, Sir Vincent, kung halimbawa gusto kong mangutang at mamumuhunan ako sa maliit na negosyo, ngayon ba ay perfect time? Kasi nga, dapat supposedly, pag sadsad na ekonomiya mo, paakyat ka naman eh. Walang pupuntahan na ekonomiya mo, paakyat. Kaya lang problema, yung consumer behavior ba, di ba, ang sabi nila, panghawakan mo ang pera mo, huwag kang gumastos. So baka mamaya, wala namang bumili sa aking negosyo. So ano ba ang tama? Tama, no? Kasi yung isang factor lang yung pagkakaroon ng kapital sa pagbibusiness eh. At tama yung pinopoint out mo, Mark, na ang market situation natin, economic situation natin plays a huge part. Nagsimula ka ng negosyo, mababa ang kapital na interest na binabayaran mo, pero wala namang market na bumibili doon sa produkto or servisyo mo, ay maaaring ito ay mauwi sa pagkalugi at double whammy siya, no? Nalugi ka na, nabaon ka pa sa utang. Kaya kailangan talaga na iba yung pag-iingat ang gagawin natin kapag tayo ay gagamit ng utang para sa ating negosyo. So Vincent, ngayon din matalino ka sa paghawak ng pera ngayon. So ito din yung pagkakataon na huwag kang gumastos sa mga bagay na hindi naman needs, di ba? Yung hindi naman importante, pwede ka naman mag-exist nang wala yung mga 'yon, di ba? At saka ang kailangan siguro natin, syempre hindi naman pupwede na needs lang tayo kasi kailangan din naman nating lumigaya sa buhay. Ang gagawin natin dito ay humanap tayo ng mga murang alternatibo para tayo ay sumaya. Kasi hindi naman kailangan na gumagastos tayo parate para tayo ay sumaya. Oo, no? Nga, i-manage natin ng maayos yung ating pera. Tapos i-budget natin ito ng maayos. No? Ako, sa totoo lang, I would rather na kapag tayo magtatayo ng business natin at kung maliit lang naman yung capital na kakailanganin natin, rather than kumuha ka ng utang, pag-ipunan mo na lang ito or
kumuha ka ng mga kasosyo na magkakaroon kayo ng profit sharing agreement kaysa sa loan ang iyong kukuhanin. Kung wala ka rin lamang naman talagang hindi sigurado yung pambabayad mo, di ba? Tapos parang first time ka doon sa negosyo, baka pag malugi ka, may due, mas lalo ka mahihirapan. Correct. Di ba sabi ko nga, Vincent, di ba may mga nagpapautang ngayon, yung compounded interest pa, lalo kang nabaon eh, no? Pagka ganun. Totoo. Kaya mas maganda talaga yung tinatawag namin na profit sharing scheme kasi yung nagpapautang sa iyo ay nag-aabsorb din ng risk no ng sa pagpasok mo sa negosyo. At sa ganitong paraan mas magiging maingat siya sa pagbibitaw ng kanyang pera. At may kasama ka ngayon na nag-a-assess dun sa business mo kung ito ba talaga ay viable or hindi viable. Yun, wag ka muna papasok ng mga utang kunwari. Car loan. Kasi naman. May kotse ka naman. Ba't ka nang bibili agad ngayon, di ba? Halimbawa, ay di ba mahirap ang transportasyon ngayon. Gusto mong bumili. Nag-o-offer sila mga mura ngayon ng mga down payment ng mga kotse. Paano ba yun? Papasok ba sa utang? Necessity na rin ang sasakyan ngayon eh. Tama ba yun, Vince? Ganun sa panahon na to, Vincent? Sige. So ang kung sino makakapagsabi kung need yan or want ay ikaw mismo, no? Pero ang batayan ko na tinitignan diyan ay kung dati ay nakakaya mo namang mag-commute for example, no, or mamasahe. Magkano yung ginagastos mo doon at ito ba ay kakayanin ay katumbas ng babayaran mo monthly buwan-buwan doon sa car loan, no? At kapag sa car loan yung meron ako mga pamantayan diyan na kailangan natin titingnan. Sa car loan, sa totoo lang, ako ang mas nire-recommend ako ay bumili ng second-hand car na 1 to 3 years old pa lang para hindi mo i-shoulder yung tinatawag natin na immediate na depreciation cost nito. Kasi ang mga brand new car, kapag bumili ka, ito ay inutang mo, no? Paglabas pa lang ng kasa niyan ay 20 to 30% ng value niyan ay nawala na. So kung second hand yung bibilihin mo, hindi mo na yon ma-shoulder as cost. At tapos kapag tayo ay maglo-loan, dapat yung ibinabayad natin doon sa car loan ay hindi lalagpas sa 20% ng kabuuang income natin buwan-buwan. No? So lahat ng inuutang natin hindi dapat lalagpas sa 20% yung monthly amortization na binabayaran natin. So isasama mo na dyan yung pagbabayad sa bahay, SSS loan or pag-ibig loan kung meron pa pa. No? Tapos ang maximum number of years na dapat bayaran mo yung sasakyan ay 3 taon. Kung hindi mo kaya itong bayaran ng 3 taon at i-spread mo pa siya in a longer year, ibig sabihin ay hindi ka pa handa financially para kumuha ng car loan. Ayun, ako, salamat. Yung mga pamantayan. Napaka-helpful naman ang pamantayan na yan. I'm sure yung nakikinig sa atin. Ang galing ng mga advice ni Vincent. Anyway, Vincent, pasensya ka na. At medyo kailangan na namin magpaala. Maraming salamat. Thank you. Uulitin, ha? Okay, kailangan salamat ka namin. Din po. Mag-sosyo tayo. Mag-sosyo. Mag-sosyo tayo. Pag-usapan natin yan. Pamumuhunan natin, Vincent. Pag-usapan natin yan. Okay, salamat. Thank Vincent Trapisura. Papaalam na tayo. Mark, ano na ang iyong mensahe sa ating mga tagapakinig? Ay, sa akin, alam mo Susan, balanse ang buhay. Kung dumaan ka muna sa madilim na gabi para makarating sa maliwanag na umaga. Ayan. Ako, ito naman sa akin dahil may bagyo, di ba? Ba't ka sumasayaw? Ay, may bagyo. Napapasayaw tuloy ako. Ang buhay ay parang lagay ng panahon. May bagyo, may unos, kasunod ang maaliwalas na umaga. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito, subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.